Hello everyone, good morning. Kumusta naman ang lahat? So starting naman ang tag-ulan ngayon. By the way, bumili pa nga pala ng pusit yung asawa ko. Ang sabi ko, anong gagawin mo sa pusit? Sabi niya, iihaw daw. So, never pa ako nakatikim ng inihaw. At ayaw ko talagang inihaw na pusit dahil yung amoy pa lang niya. Pag naamoy, parang nasusukan ako. Parang ayaw ko na. Pero sabi niya ngayon, sabi niya sa akin, ako ang bahala. Kakain ka ng pusit, charot. So nga, try nga natin. Hello guys, so this is it, pusit. So ito, lilinisan lang niya. Nag-o-observe lang ko dahil ayaw ko talaga ng inihaw na pusit. So gusto niya to at gusto niyang kumain ako ng pusit. Sige. Ayun, tinatanggal niya yung pinaka, ano, yung laman loob ng pusit. And then yung pinisa niya yung pinaka mata. Tinanggal din yung mata dahil pagka iihaw daw ito ay puputok at matatamaan ka. At meron ding maliliit na pusit, yung sinasabing baby pusit. Ang gusto ko talaga dito sa baby pusit na to is adobo, dahil ang sarap nito pag i-adobo. Pero ngayon, iihaw daw niya. Ganyang kaliit, diba? So, siya nang bahala. Bago nga pala niya ito iihaw ay mamarinate muna ng within 5 hours. So, ito yung mga sangkap na ginagamit. Nilagyan niya ng bawang, bitchin, at saka paminta. At naglagay rin siya ng asukal. So, speaking of asukal, sa isang recipe, pinakaayaw ko yung malasahan yung alat at saka tamis. But ito daw yung pinaka the best para sa marination ng pusit. So, sige. Go lang. So, ito na. Natapos na niyang i-marinate. Ngayon ay ilagay na sa Tupperware at ilagay sa ref ng within 5 hours. So, while na minamarinate natin ito, ay pupunta muna kami sa aming trabaho. So, pagdating mamaya, saka na lang ihawin. So, itong garden na to, guys, ay ilang buwan na naming naalagaan to. So, nung bago lang kami dito, sobrang napaka, ano neto, masukal. Kumbaga, masukal na siya. Maraming namamatay na mga halaman, at itong mga halaman dito, nakikita mo ay mga bagong tanim na lang ito. Napabayaan siya nung nag-pandemic. So, wala nang nag-aalaga, walang nag-didilig. Kaya, maraming namamatay na mga halaman. So, nanghihinayang ako, guys, dahil napakaganda ng mga bulaklak, lalo na yung mga rose. So, marami daw ito, iba-iba yung kulay, kaso namamatay sila. So, ito yung space na pwede kaming magtanim ng mga gulay. So, speaking of gulay, napaka healthy sa katawan. So, kailangan natin yan. Yun din yung pinakagusto ko dito dahil pwede kang magtatanim ng mga gulay. So, ito yung mga halaman. Ito, mga bago na lang ito, guys. Dati wala na ito. Bagong tanim ko na lang ito. Ayan, medyo masigla na sila. Nakakatuwa. Itong rose na to, grabe ito magbulaklak. Napaka ano. So, ayan, guys. Marami tayong aayusin dito. Alam nyo guys, pag ganitong gustong-gusto ko to yung magtatanim, mag-aayos ng garden. Kasi kahit pagod ka ay ang saya. Lalo na makikita mo ganito yung mga halaman mo lumalago na. Ayan. Gaganda nila. Ito yung money plant na malilito yung dahon. Meron ding money plant na malalaki yung dahon. So, ayan sila. Napakaganda. Eto, gusto ko, ayaw kong gagapang to. Gusto ko ganyan lang sila, kaya inayos ko. Tapos, tinitrim ko yung pinakaano nila para hindi sila gagapang, para dyan lang sila sa ano. Ito yung malaking dahon na money plant, guys. So, matatakpan na ako dito. So, kukuha tayo ng kaunti at ilagay natin ito sa ano, sa isang bottle ng tubig. Tapos, lagyan lang natin ng bato. Kasi ito, nabubuhay siya sa ano, kahit hindi siya dinidiligan gaano, hindi siya, kumbaga hindi siya alagain, dumadami talaga siya at lumalago. Ito na yung mga alaga namin. Ito na yung mga alaga. Ako na nagpapanak niyan, alam nyo ba? Ang so sweet niyan. Napaka ano nila, talino. Kaso makukulit. So, and ito yung sinasabi ko, guys, na yung ng tubig ng mineral water.
So, naglagay ako ng unting bato sa ilalim. Gusto ko sana kalahitiin eh. Kaso kulang na yung bato. Tapos, lalagyan na natin ng tubig. Tapos, ilagay natin sa side nung ano. Gusto ko kasi yung makikita maraming halaman. Talagang nakarelax. Totoo lang. Gusto ko yung bahay na kahit na maliit lang, marami kang halaman. Diba? Ayan na sila. So, malapit na kami natapos dito, guys. Nagwawalis na din kami. Tapos, yan, uuwi na kami. At ipagpatuloy yung aming pag-iihaw ng pusit. Eto na siya, ang ganda. Diba? Nakakatuwa, nakaka-relax. Kahit pagod ka, pero nawawala yung pagod mo dito. Alam mo lang. Medyo malayo lang kasi ito sa bahay, guys. Kung malapit lang ito, araw-arawin ko itong pupuntahan. Kaso, yung pamasahe naman ang problema. Kasi medyo malayo. Kaya kadalasan pumupunta dito is yung asawa ko is iba naman yung lalaki kasi hindi naman sila gaanong ano sa halaman o sa mga bulaklak. Ang focus nila ay yung pagtatanim ng gulay. Kaya minsan lang ito maayos. So yun na guys, start na ng tag-ulan. So buti naman at medyo tumila na kaya uuwi na kami. So, ito na yung pusit na minamarinate namin ng within 5 hours. So, ipiprepare na lang natin ito. At itong baby pusit na ito, gagamitan ito ng stick. No? Stick ng barbecue. Kasi alam naman, iihaw mo na walang stick nyo, edi durug-durug na yun. Yan, ipiprepare lang namin ito, guys. Namin. Siya lang pala, kasi siya lang yung mag-iihaw. So, pinakaayaw ko sa pusit, guys, minsan, no? Sa aming kapitbahay, mag-iihaw ng pusit. Naaamoy ko yung... Hindi maganda yung amoy eh. Ewan ko lang ngayon guys, dahil yung asawa ko yung gagawa at may na-marinate na rin niya. So, di ko lang alam kung anong magiging lasa nito at yung magiging amoy. Diba? So, ayan, tapos na siyang mag-prepare ng pusit. Ngayon naman ay i-prepare niya yung pang-basting. Ito yung sangkap na ginagamit niya. Kalamansi. At tsaka toyo. At mantika. Ayun. Siya nang bahala din, guys. Dahil wala akong alam dyan. So, naglagay na rin siya ng asukal. So, ang dami ng asukal, diba? So, ewan ko lang kung ano magiging lasa nito. Pero dahil siya naman ang nakakaalam, kampante lang ko. Charot. Pero pag hindi ko talaga ito makain ngayon, iwan ko lang. So, ito na guys, ihaw na natin yung pusit. So, kadalasan mong makikita sa pusit is hinihiwa-hiwa na yung pinaka-ibabaw niya. Ini-slice na, kumbaga. So, ito, ayaw niyang i-slice. Kasi pag iniihaw mo daw ang pusit na ini-slice mo na is maghiwa-hiwalay at bubuka. So, ito yung ginawa niya. Mamaya na lang niya i-slice pagkaluto na. So, okay din. No comment. So, yun guys, binabaliktad niya at pagkatapos ay lalagyan niya na ng basting. So, eto, dito banda guys. Iba yung naamoy ko eh. Alam mo yun? Yung amoy na paka... Ang sarap. Nakakatakam. Amoy pa lang ha. Pero hindi yun ang na-experience ko sa mga ibang nag-iihaw ng pusit. Ngayon ko lang to na experience. Kasi ayaw ko rin talaga naman eh. Kaya hindi kami nagtatry. Ngayon lang. Naglakas loob siya. Charot. Na bumili ng pusit at iihaw. At papakainin daw niya ako ng inihaw na pusit. So, ito yung ito yung baby pusit, guys. So, nilagay na niya yan sa stick para hindi maghiwa-hiwalay kung iyong iihaw. So, kailangan lang bantayan dahil mas mabilis itong maluto at masunog. So, ayan. Saglit lang yan yung nilapag guys. Ganyan na. Luto na. So, yung kabilang side. So, kailangan nang baliktarin. At lalagyan ng basting. Ang bango talaga guys, promise.
try nyo tong ganitong style ng style ng paggawa ng kung paano siya gagawin bago iihaw. So, eto na guys, luto na yung ating malaking pusit. Ngayon, i-slice na niya. Ayan na guys, ito yung itsura. O, diba? The best talaga tong asawa ko, charot. By the way, siya naman kasi nakakalam niyan guys eh. Kasi ako, ayaw kong itry dahil ayaw ko rin, ayaw kong kumain. Pero ngayon, mukhang mapapakain na ako ng inihaw na pusit dahil amoy pa lang niya, napakabango, napakasarap. Ha, hindi ko pa natikman to ha, pero subukan ko lang kung anong pag matikman ko na kung ano yung magiging reaction ko. So, hi! Hello! Hello guys! So, ito tapos na tayong mag-prepare lahat-lahat. So, this is it. Tiki man time na! Oh my goodness! First time ko makakain ng inihaw na pusit ngayon. So, sana lang ay magugustuhan ko yung lasa. Dahil, unang-una ko palang itong tumikim ng pusit! Pero, sa totoo lang guys, sa amoy pa lang sobrang ambango talaga. Nakakatakam yung kaniyang amoy. So ngayon ay titikman na natin. Ito yung baby pusit. Unahin natin yung baby pusit. Huwag sabi mo manghang. Sarap-sarap niyan. O diba? Approved. Super. Ang sarap niya. Ang lasa. Grabe. Super, wala akong naaamoy na lansa at ang lasa niya, yung tamis at alat ay tamang-tama, yung timplat. Thank you sa aking asawang makulit. Favorite din to ng aking anak, kaya ayan. Sobrang tuwang-tuwa siya sa inihaw na pusit. So that's it for today guys. Thank you for watching at sana naibigan mo ang video na ito. At kung hindi ka pa nakapag-like and subscribe sa aking channel, pwede ka mag-subscribe. Pakihit na din ang ating notification bell para maging updated ka sa lahat ng video na aking gagawin once a week. Bye-bye for now. See you on my next vlog. Thank you very much.